After inputting my password, so nakalagay na po dito, delete Bantao TV. Click po natin yes. Click lang po natin si yes. Tuturo ko pa sa inyo ay kung paano tayo mag-delete ng ating Switch account or brand account na ginawa natin sa account natin. So all we have to do ay click po natin itong icon. Ito, pakita ko po sa inyo, tutok po yan. So yan po yung icon ko, profile picture. And then meron kasi akong ginawang brand account or Switch account. So same lang din dito sa aking email address. So all I have to do ay kinakailangan ko siya i-delete kasi hindi naman siya maganda. Ngayon, click po natin si okay, so back. So click po natin itong Switch account and click po natin itong brand account ko na Bantao TV. There you have it. So pag once na na-click na po natin 'yan, all we have to do ay punta po tayo dito sa pinaka-setting 'yan. So YouTube Studio setting dapat automatic, okay? So patiently waiting. So itan po natin konti. And punta po tayo dito sa baba, pinaka setting. Click po natin itong setting. Ayan. And then kapag once na click na po natin si setting, click po natin itong si permissions. Ayan. Keep managing permission in your brand account. Click po natin itong naka-highlight na manage permission. Ayan. So, patiently waiting. As you can see, sabi dito, okay. So, ito yung aking nagawang brand account na Bantao TV. All I have to do ay i-delete po natin siya. Madali lang. May makikita po tayo dito sa baba, delete account. So, i-delete po natin itong account ko na brand account. Switch account po kasi yan. Ayun, pag once na na-delete po natin, so to continue yung ginagawa natin, all we have to do ay we're going to enter our password to verify kung ako nga ba ito. So, for the security purposes, i-off ko muna. After inputting my password, so nakalagay na po dito, delete Bantao TV. So, delete po natin siya. Okay, so lahat po ng information, it will be deleted. All this content will be deleted. Okay, so i-delete ko po ito. So kasi it's useless lang din naman eh. So sa isang account, tapos your channel with 500 will be deleted. So wala pa namang 500 to. Sa ano pa lang. Okay, so if you have pending payment transaction, will be support discharges. So okay, so wala naman akong obligation, kumbaga. Click po natin yes. Click lang po natin si yes. And wait for a while. So, to channel will be so, click po natin si delete. Ayan. Patiently waiting. Brand account. Manage to restore your brand account. So, no need. Tapos, deleted account. Click po natin itong kung na-delete na nga ba. Ayan. Di ko na i-re-restore na nandyan na po siya. So, deleted. Yan lang po siya kasimple kung paano tayo mag-delete ng ating ginawang brand account. It's not necessary to create a Switch account using R1 email address. Ginagawa lang po kasi ito for the robotic activities. So, it's not necessary as I said. To check, tingnan po natin kung meron pa tayong brand account dito. Click po natin itong ating pinaka-icon ko. So, Switch account, tingnan natin. Wala na po. Ganun lang po kasimple kung paano tayo mag-delete ng brand account. Malinis na po siya. Ano ang dahilan bakit ko dinidelete? Dinidelete ko po ito for me to be able to para maging safe po yung ating account. Since kasi kapag once na-money tayo yung channel natin, baka ma-detect tayo ni UYT. So, before it's too late,
Gawa tayo ng hakbang para maging maayos at malinis yung ating channel. If you like this video presentation, do it thumbs up and of course like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, click the subscribe button and hit the bell para updated ka sa mga upload kong video. This is Arn Abantao, now signing up. Thank you for watching and see you on my next video.